Ayan, mga lalabs. Gagayat-gayatin muna natin siya. Tingnan niyo po itong pinaka-normal na ano dito. Para sa aso namin, mga lahati na po. Tapos ito naman yung malaki. Ewan, ilang bisis yan, anuhin. Grabe, sobrang laki. Pero gagawin natin pickles, Japanese pickles. First time ko pong magawa. Trying hard, nagre-research. Kasi yun ang favorite ko. Okay, samahan niyo po ako. Ayan, natapos ko na po siyang gayatin. Slicing ng yung ano lang. Ilang mili ba ito? Tapos, lagyan ibabad natin sa asin ng 30 minutes. Okay. Ayan. Pabayaan lang po natin siya ng 30 minutes bago natin lutuin. Ang mga ingredients niya po at ang steps paano siya lulutuin is ilalagay ko po sa description box. Okay, kung gusto nyo magluto, ayan, kung gusto nyo gumawa ng pickles, Japanese pickles, sundan nyo lang po at panoorin hanggang sa matapos. Okay, stand by. Ito na po siya, mga lalabs, yung ating napa 30 minutes ago na po. And then, andito na po yung mga ingredients. Hinalo ko na dito yung 60 ml na ano, vinegar. And then, the 350 soy sauce. Kasi ang 1.3 kilos po tong ating gagawin ngayon. Kaya sinubrahan po natin. Yung ingredients na ilalagay ko po is ano lang siya, yung isang pang isang kilo lang. Kaya damihan, inanahan ko siya ng madami. Madami-dami. Okay, lalagay na po natin at umpisahan na pong lutuin. Paghalo-haloin natin ang mga sangkap dito sa fry pan. And then, yung sugar na may pagka-brown. Hinaloan ko po siya ng sugar cane kasi wala po ako talagang yung brown sugar dapat. Pero okay na yan. And then, ihalo na natin yung ginger, 30 grams ginger, yung luya. First time ko pong gumawa nito, mga lalabs, pero daisuki ko talaga siya. Favorite ko to, makainin na Japanese pickles. Kaya sinubukan kong gumawa kasi ang dami kong harvest na cucumber. Hindi na kayang ubusin. And sandali lang po. Ayan. Ibuboil lang po natin siya in a medium heat. Bali, 5 minutes lang daw. Kaya hayaan na natin siyang kumulo dyan. Okay. Sana hindi palpak. First time na first time kasi. So, tingnan mo, ang dami kong cucumber na naipon. Ilang piraso to, sobrang lalaki kasi. Ayan. Nung minukbang namin ng asawa ko, sobrang gusto ako dun sa isang piraso. Tig-isa kami. Ayan. Ibubol lang natin siya ng 5 minutes. Balikan po natin siya. Pag tapos na, stand by. Ayan, kumukulo-kulo na po siya. Umbisahan na po natin urasan, 5 minutes. Wala tayong gagawin dyan, pakuloyin lang siya ng pakuloyin. Ayan. Sana masarap siya kasi siyempre nag-aalala po ako bagong first time ko lang po kasing gumawa nito.
Inalalaya naman ako ng asawa ko na hindi rin marunong kahit ako siya. Kasi wala na po ang nanay hanguin lang natin ng gapa ganyan. Parang hindi daw haluin, haluin din pala eh. Hindi ko pa naman siya nilasakan. Mamaya na pag ano. Kala ko talaga nito, diretso lang siyang ibabad lang sa tuyo. Iluluto pa pala. Sobrang sarap niya guys. Ito lang ang pwede mo na siyang pang-ulam. Ewan ko lang sa iba ha. Basta ako guys, kiko to. This is my favorite. Pero parang yung atsara sa atin, papaya. Parang ganun lang yata eh. Ayan. Okay. Ayan. Tapos daw ng 5 minutes is para palalamigin po natin bago natin siya ilagay sa lalagyan. Pero tatanggalin yung kanyang sabaw. Pwede pa po daw siyang gamitin kung meron pang second batch. Eh ako, pinagsama ko na eh. Alanganin na kasi, kaya isahan na lang. Ayan. Tapos, ilagay natin sa container na mahigpit ang pagkatakip. Kinaumagahan, kinabukasan, pwede na po siyang kainin. Yun ang nakasulat sa instruction. Kaya sundan nyo lang po guys. Panoorin nyo po kasi mas maganda talaga ang mapapanood nyo kung paano. Kasi ano lang tong sa akin eh. Basta-basta lang eh. Patsyang-patsyang. Ayan, 5 minutes na po. Inistop na po natin ang kanyang apoy at hayaan po natin siyang lumamig dyan. Ayan, tingnan nyo po, nagbago na po ang kulay niya. Tapos pagkalamig niyan, hanguin natin, ilalagay sa tupperware or bahala kayo kung anong mapaglalagyan nyo. Basta tanggalan siya ng tubig ha, ng sabaw. Wala po siyang sabaw na ilalagay. At pwede na siyang kainin tomorrow morning or 10 to 12 hours. 10 to 12 hours or 10 to 12 days. Ano ba yan? Tingnan niyo na lang po sa description box. Silalagay ko po. Kaloka. Ayan. Abangan po natin. Sana masarap siya. Maging masarap ka. Okay, sige, balikan natin siya mamaya. Ayan, 5 minutes ago. Okay na po siya and pinatay na po ang apoy. At tatanggalin po natin siya dyan sa lalagyan at palamigin. Tapos ilipat natin sa reef. Ilipat natin sa lalagyan na wala na siyang tubig. Tapos, ilagay sa reef. Okay, palamigin muna natin siya, ha? Basta, yun na yun. Tingnan nyo na lang po kung ano gagawin ko dyan. Okay, sige. Stand by. Yan, nilipat ko na lang po siya dito para sigurado. And palalamigin po natin siya bago ililipat. Sa tupperware po ang lalagyan ko. Wala na siyang sabaw. Paulit-ulit, oy. Kaya, abangan po natin, hintayin po natin siyang lumamig at kakain na tayo nito bukas. Tama-tama lang po ang timpla niya, mga lalabs. Yung, hindi naman siya masyadong maasim kasi ang mga hapon hindi mahilig sa ano, sa asim. Alat ang gusto nila eh.
Ako naman kasi gusto ko sana yung maasim-asim pero kakain ang aking mag-amay. Kaya sinunod ko na lang po ang measurement ng pagkagawa niya. Hindi yung aking kagustuhan. Okay? Sige, abangan ulit natin. Hintayin natin siya. Ayan na po mga lalabs. Gawa na po siya. Tingnan niyo po. Para talaga siyang perfect na perfect ka. At nilasahan po namin ng asawa ko. Okay na okay siya. At bukas ng umaga, pwede na po siyang kainin. Ayan, tinanggal na po. Tinanggal ko na po siya sa kanyang sabaw at ililipat na po natin siya sa Tupperware. Tapos na, nano. Ayan. Ayan. Ayan po. Kunting ano lang, okay na siguro yan. Ganyan. Yung kunting sabaw-sabaw lang. Ayan. Pickle siya na walang hindi isasama ang sabaw. Palamigin na lang po. Sobrang ano siya. Kala mo ano pero crunchy. Ayan. Yum yum. This is it. Mayroon na po akong pickled Japanese cucumber. Ang tawag nila dito ay Kyuri no Kyu-chan. Ayan po. Thank you for watching. At pwede rin po kayong gumawa kung marami na po kayong cucumber dyan sa bahay nyo. Simple and easy lang po siya. And ibang mayroon na po kayong pickles. Japanese style. Thank you for watching mga lalab. And thank you all for the support and love sa aking mga ka-team. Sa lahat-lahat. Thank you po. God bless and matani.